Bagay na kwento dito ay tungkol sa tatlong religion. Ha? May tatlong religion. Sabi nila, tama na! Ang tagal na! Lahat tayo sinasabi tayong totoo. Itigilan natin to. Patunayan na natin. Sino ba talaga ang totoong religion? Ha? Sabi ng Muslim, palag ako dyan! Sabi ng mga Buddhist, palag kami dyan! Eh siyempre, yung Kristiyano, ay hindi tayo papayag dyan na papatalo. So, sabi na yung tatlo, dahil maraming religion, di ba? Ito tatlo na lang to. Sabi na lang, kasundo sila. Akyat sila sa pinakamataas na building. Tatanong siya isa-isa, kung sino ang mabubuhay, siya ang totoo. Ah, malupit na lang. Eh siyempre, nauna yung Muslim. Ah, tumayo yung Muslim. Televised, live, via satellite. Lahat ng Muslim sa buong mundo, nanonood, nagpa-pray. Lahat talaga nagpa-pray. Eto na, tumalon yung Muslim, sumigaw. Allah! Tumalon! Allah! Boom! Patay! Turog ang mukha! Joke lang po ito, ano ba? Baka may mga Muslim po dito, ano ba? Biro lang po ito, ano ha? Huwag kayo magagalit sa akin. Narinig ko lang po ito sa barbero. Barbero lang po lang kwento sa akin. Kaya magagalit po kayo sa barbero ko po. Patay yung Muslim! Lahat ng Muslim sa kanila, ay! Mali! Hindi totoo. Sumunod yung Buddhist. Lahat ng Buddhist sa mundo, nanunod, nag-pray, tumalong, sabi niya, Buddha! Sinilay po, nung 50 meters na lang, Buddha! Nung malapit na, Buddha! Babaw. Buhay! Lahat ng Buddhist, yes! Totoo! Hindi pa tapos, may Kristiyano. Sakto yung pinadala, Pilipino. Ha? Lahat ng Kristiyano, naging united, nagsama-sama. Talagang nag-fasting, iba, nagpa-pako, lahat ng klase, pinagsama-sama na. Pati yung mga madre, nagpapako, yung padre, lahat na! Yung mga padre, uminom! Ah! Sama-sama! Tumalon, tawagin nila natin sa pangalan ng Lord. Tumalon siya, oh. Lord! Lahat ng Kristiyano, Lord! Noong 50 meters na, Lord! Noong 10 meters na, Buddha na! Bumalik! Buhay! Ganyan ba ang tiwala niyo sa sarili niyo? Maraming tao, pag nakarinig ng mga testimony, pag naka-attend ng gantong event, power! Grabe! Payaman! Magbilang na ng ilang araw, may mga kausap, ay, pakinggan! Ano yung tsura niya? After ilang araw ulit, may nagsabi, hindi totoo yan, nakuhaan yan. Ano yung niya? Power, grabe. Magbilangan ng ilang buwan, bakit nga? Ayaw mo yan. Sila mismo, wala na. Bakit? Hanggang umpisa lang. Pero sa nakikita ko sa mga tao ito, lahat ng nandito ngayon, alam ko, 100% ang paniniwala nyo! Pero 100%! Yayaman kayo! Sabi nga dito eh, always believe in yourself and keep going. You don't have to have the most talent in the world. You don't have to be the smartest person in the world. Just believe in yourself and have faith because you will find. Palakpakan naman dyan. Ay! Inspiration. Pero hindi lang basta inspiration or inspirasyon. Ito po ay persuasive inspiration. What's the meaning of persuasive? Making you want to do or believe in a particular thing. What's the meaning of inspiration? Someone that people admire and want to be like.
Pag pinagsama mo, persuasive inspiration means it is the ability to motivate others to be passionate, to convince them to move from stagnant to active, from discouraged to excited. Sa Tagalog, mapanghikayat na inspirasyon. It is one thing to be inspired. Kanina po, may narinig itong mga nag-share, testify. Naka-inspire po yun. But it's another thing to inspire other people. Alam niyo po ba, may mga nagsabi, Sir, paano ko maka-inspire? Eh, wala pa akong achievements. Wala pa akong narating. Wala pa nga akong malaking grupo eh. You know guys, naka-inspire po, merong achievement. Yes, that is true. Pero alam niyo ba ang long-lasting inspiration? It is by building your character, by building relationship with your partners. Ibig sabihin, pag nakita ng mga partners mo, ng mga downlines mo, na inaalagaan ka, nire-respeto ka, hindi ka minamanipulate, minamahal ka, at alam nila, gagawin nila lahat, tutulungan ka nila, alam mo, mas kakapit po sila. Dahil ang inspirasyon po, mas tatagal yan pag alam nilang isasama ka nila sa mga pangarap nila. Sabi nga dito eh, make others believe that they can do it too. You inspire people by helping them reach their dreams and help them master the art of building up others. You inspire people. Mas masarap po na umaangat ka dahil marami sa ilalim mo ang masaya at umaangat din dahil inspired sila sa iyo. And finally, T. Tenacity. Sabihin nyo nga, tenacity. Sheer tenacity. Hindi lang po basta tenacity. Sheer tenacity. What's the meaning of sheer? Sheer means used to emphasize how great, important, or powerful a quality or feeling is. And tenacity means the determination to continue what you are doing. Pag pinagsama mo, absolute determination. Sa Tagalog, matinding determinasyon. Ito yung bagay kung bakit meron nagsasaksin, may umangat, may nakakuha ng pangarap nila because of sheer tenacity. Para maintindihan nyo yung pinakamaikling explanation, merong isang panday. Ha? Alam nyo ba yung panday? Yung gumagawa ng mga baka, lata, gano'ng panday. Okay, gumagawa, panday. Eh, may edad na. For how many years? Siya po ay kilalang panday sa isang nayon, sa isang village. Kaya lang, sabi niya, ang tanda ko na, anong iiwan ko sa village na to, sa nayon ko, para maging legacy ko, para maalala ko. Alam niyo, naisip niya, dun sa nayon nila, walang kampana. Sabi niya, ako ang gagawa ng kampana. Yung ibang nayon, ibang village, may mga kampana, pero sila lang umutang yung walang kampana. So wala siyang ginawa, kundi mag-build ng pinakamalaking kampana. Sobrang tagal nang ginawa yung kampana. Alam nyo, yung mga kapitbahay, mga kabaryo niya, kanayo niya, nakita yung kampana, pagkalaki-laki, pinag-uusapan siya, grabe naman yan, no? Ang laking kampana. And finally, nilagay yung kampana, yung malaking kampana, doon sa simbahan. Eto yung problema. Sa sobrang laki ng kampana, ayaw tumunog. Ang daming pinipilit patunogin pero hindi tumutunog yung kampana. Alam mo, sabi ng mga tao, kalokohan yan. Ang laki niya tutunog talaga kahit anong gawin mo. Sabi ng matanda, ng panday, sige, magbibigay ako ng 1,000,000 kung sino makapagpatunog ng kampana na yan. Alala, lahat pila. Isa-isa, 1,000,000 ba naman eh? Sino ayaw na 1,000,000? Lahat pinilit, pinulak, sinipa, binigay lahat. Pero yung kampana, gumaganto lang. Ayaw tumulog hanggang ganun lang. Alam mo, pinatawag na si Bartagol. Tinan niyo mga katabi niyo kung mukhang Bartagol. Ha? O baka iba yung iniisip yung Bartagol, ha? Ayan. Si Bartagol, yung malaki katawan, siga. Sabi niya, ako, 1,000,000 ba yan?
si Bartagon, takbo! Sabay tinulang, bag! Alam mo, nabasag yung ulo ni Bartagon. Yung kampana, gumanto lang, oh. Hindi talaga gumalaw, gumanon lang. Tapos umintulin. Galit na galit si Bartagon. Sabi niya, kalokohan, ako ang pinakamalakas dito. Hindi ko napatunog yan. Wala makapagpatunog yan. Niloloko mo kami, niloloko mo kami matanda. Sabi doon sa panday. Sabi ng panday, hindi totoo yan. Tutunog yan. Wala nga eh! Ikaw, patunogin mo! Hindi matanda nga si panday, siya pumunta doon sa kumpana. Tinulak niya, sinipa niya, pinilit niya, binigay niya lahat, yung tanda na. Yung kampana ganyan lang. Ay, mga tao, nag-alisan na. Sabi, kalokohan niya, hindi tutunog. Pero siya, habang gumagalaw, lalo niya nilalakasan. Gumagalaw yung kampana. The more na gumagalaw, lalo niya pang nilalakasan. Alam niyo, hapon na po, malapit na gumabi. Nag-alisan, wala na akong tao. Si Bartagon, wala na talaga yan. Pero yung matanda, bigay pa ng bigay, bigay pa ng bigay. Namamagana po yung katawan. Pagod na po. Pero the more na gumagalaw yung kampana, the more na nilalakasan pa niya. Na kahit pagod na, sige na sige. Alam niyo, pagdating ho ng gabi, tulog na po lahat, tumunog yung kampana. Bang! 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 Rinig na rinig yung lakas, sobrang lakas. Nagising po lahat, pati mga kapit na yun. Sigaw na rin yun. Pagkakita nila yung kampana, tumutulog ang lakas. Sabi na napatulog niya, kita nila si yung panday. Nakapalakda. Hindi pa naman patay, pero pagod na pagod. Halos mamatay na. Alam mo, ang galing mo. Napatunog mo ang kampana. Ang problema, umaga na, tumutunog pa rin. Hindi makasulog yung mga tao. Galit na galit. Patigilin nyo na yan, ang iingay. Alam nyo, sabi nung matanda, magbibigay ko ng 2 milyon sa sino mang makapagpahinto ng kampana. Ay, pila ulit! Pila! Alam nyo, pare ang sipa, sinakyan na. Alam nyo, kampana, bang, 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 tulog pa rin ang tulog. Sabi na, kanakuha niyan, hindi mapahinto yan. Ikaw matanda, patigilin mo yan. Alam mo, sagot na matanda, kahit ako, hindi ko mapapatigil ang kampana niya. Parang buhay natin sa AIM Global. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kampana. Hindi ko po alam kung gano'ng kalaki ang inyong kampana. Dating sa point in time, nasabihin mo parang hindi tutunog ang aking kampana. Napakabigat. Pagod na ako. Imposible ang laki ng kampana. Pero tasasabihin ko sa'yo, lahat naman naging successful dito, hindi kami tumigil. Dahil tinuloy-tuloy namin at alam namin, tutunog ang aming kampana. Dito sa AIM Global, pag tumunog ang iyong kampana, maririnig ang iyong mga kapitbahay, maririnig ang mga kamag-anak, kaibigan, tutunog yan. Sisigaw na sisigaw at palalaman ng lahat, dito sa AIM Global, tumunog ang iyong kampana. Ang tanong, patutunogin ba ang kampana mo? Kung tutunog yan, tumayo ka! Isigaw mo! Yayaman na ako! Isigaw mo! Magiging milyonaryo din ako! Ladies and gentlemen, this is AIM Global, 70 years of journey. Join us, be with us, and we are going to bring you to your dreams. Good morning, everyone! Thank you!